Sa lahat po ng ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao, isang mainit, maalab, at mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ako po si Sergeant Roldan, Patrikela Infantry Philippine Army, the Civil Military Operations NCO, of 13th Authored Community Defense Center, NCR Regional Community Defense Group, Army Reserve Command, stationed here at Fort Bonifacio, Metro Manila, under Lieutenant Colonel Benedicto J. De Vera, Military Intelligence General Staff Corps Philippine Army, the Director, and the overall supervision of Colonel Ricky P. Bunayog, Master in National Security Administration, Infantry Philippine Army, the Group Commander. Ngayong umaga ay mayroon po akong kakapanayamin. Ayan, walang iba kundi ito ay isang very active reservist o yung tinatawag nating laang kawal. Siya po ay si First Lieutenant Romel G. Ordinario, Philippine Army Reserve. Sir, isang magandang umaga sa iyo, sir. Magandang umaga din sa iyo, Sergeant. Maraming salamat, sir, sa pagpapaunlak mo sa aming imbitasyon na ma-interview kita ngayong umaga. Bago ako magbigay ng unang aking katanungan, sir, ay bibigyan ko po kayo ng pagkakataong magbigay ng mensahe sa ating mga kababayan. Magandang umaga sa iyo, Sergeant. Magandang umaga sa lahat. Ako ay natutuwa bilang panauhin ninyo sa pagkakataong ito upang maipahayag namin ang layunin ng AAP Reserve Force sa mga pagtulong sa mga nangangailangan at itinataas ang antas nito sa mga paglilingkod bayan upang sa kaunlaran ng ating komunidad. Ako ay si First Lieutenant Romel G. Ordinario, ODAS-153-220, Philippine Army Reserve. Under ako ng 13th Ordered Reserve Battalion Task Force. At ako ay Battalion Adjutant at S1 ng 13th Ordered Reserve Battalion Task Force sa pamumuno ng aming Battalion Commander, si Lieutenant Colonel Rolly Vinotto. At present, sir, ano ba yung trabaho mo, sir? Reservist ka, tapos sa civilian sector, sir, ano yung trabaho mo, sir? Ako ay nabibilang sa banking industry bilang empleyado nito. At ako rin ay kasalukuyang tinatapos ang aking master's degree in criminal justice sa huling semestre. Wow, nagka-masteral para si sir, no? Galing talaga ng ating panauhin ngayon. Okay, sir, ito po yung aking unang katanungan. Sir, para sa iyo, sir, ano ba yung tinatawag nating reservist o yung tinatawag nating laang kawal? Ang reservist na sinasabi natin, ito yung soldiers, trained na soldiers. But hindi ito yung nasa regular force. Pero when times na tinawag tayo, kailangan nating sumunod para tumugon sa tawag ng ating gobyerno. Kapag kailangan, kinakailangan sa oras ng mga yung during invasion o kaya anumang uri ng sakuna para tumulong sa ating sambayanan. Yes, sir. Thank you so much for that. A very nice answer, sir.
Tulad nga ng sinabi mo, sir, no? Pagka sinabi nating lang, kawal, in times of war, they will be called to active duty to augment our regular force. But by this time, sir, wala naman tayong gera, at peace tayo. So yung ating mga reservist ay nagagamit natin, sir, sa tulad na sa mga both man-made and natural calamities. Tama po ba, sir? Tama, tama. Okay, sir. Ito po yung aking pangalawang katanungan. So, nabanggit mo kanina na aside from you are a reservist, ikaw din ay isang empleyado. Paano mo namamanage, sir, yung time mo, no? Reservist ka na, nakakapag-report ka pa sa headquarters, tapos may trabaho ka pa. Yes. As a reservist, a student, and a full-time employee, it is difficult to achieve yung between competing obligations na sinasabi natin. But you must have time management. Yung i-develop mo yung term calendar mo, yung weekly activities, daily activities, so that all your tasks talagang wala kang mapapabayaan. Magagawa mo ito sa bago yung due date na dapat gawin. Yung proper time management. Yes, sir. From the word time management, talagang gamit na gamit ko rin yan, sir. Hindi tayo nagkakalayo ng status natin noong reservist pa ako at isang teacher din po ako noon, napagsasabay ko. So, napaka-importante talaga, sir, yung tinatawag nating time management. And now, for my next question, sir, is we are at pandemic. Pandemic Taiwan, sir, because of this COVID-19. Para sa iyo, sir, at may paabot mo sa ating kababayan, no? Ano ba yung significance, yung kahalagahan ng AAP Reserve Force sa mga panahon na ito? Yung significance ng AAP Reserve in this time of amid COVID-19, yung nag-perform tayo ng deployment the last year, ako yung naging ground commander last time sa isang city, at sa pagsasagawa ng mga humanitarian mission, relief goods operations, yung repacking ng mga goods, gaya rin ng mga pagkakataon last year din itong manangyari, yung Taal eruption natin, yung typhoon na Ursula sa Marikina, na itong yung nalubog yung mga kababayan natin doon, nandun din yung mga reserve force natin. At sa lahat ng pagkakataon na kinakailangan yung reserve force, nandun tayo. Okay, sir. So, talagang believe talaga ako sa inyo, sir. At sa lahat ng mga reservist, para po sa kalaman ng ating mga kababayan, ang reservist po natin, wala po silang sweldo. No, volunteer po sila. Purely volunteer po sila. So, sir, ano po nagtutulak sa inyo? At bakit sa mga ganyang sitwasyon talagang dumarating kayo, pag tinatawag kayo, wala naman kayong sweldo, sir? Bakit ano nagtutulak sa inyo? Bakit ganun, sir, ang inyong masidhi, no? Ng paglilingkod sa ating bayan? Siguro yung sinasabi nating passion ko na tumulong. Pero ang pinaka bottom line talaga niya, at boil down lahat yan, yung pagmamahal mo sa bayan. Kahit walang bayan ito, handa tayong tumulong at gumanap ng tawag ng paglilingkod sa bayan natin. Wow, what a very good answer, sir. Talagang siguro yung mga kababayan natin talagang ito, nakikilala nila yung kahalagahan ng ating AAP Reserve Force. Okay, sir, so much for that.
bilang pangwakas na mensahe, no, sa ating mga kababayan. Ano ba yung mensahe mo para sa kanila? Lalong-lalo na sir yung mga hindi pa miyembro ng AAP Reserve Force. Okay, I am encouraging all of you to join the AAP Reserve Force. Na dito, marami kayong matututunan bilang isang mabuting mamamayan. Ganun din yung mga skills na ituturo mo sa military trainings, yung mga leadership, yung mga during calamities, ituturo dito sa Reserve Force para bukod sa makakatulong kayo sa mamamayan at sa mga kapitbahay natin, higit sa lahat, yung sambahayan natin, maiingatan din ninyo sila bilang pagpapakita natin ng pagmamahal sa kanila. Maraming salamat, sir. Napakaganda po ng inyong mensahe. I am a fourth lieutenant from El Ordinario from 1303 Red Reserve Battalion Task Force NCR RCDG. And yours truly, Sergeant Roldan Patricela, Infantry Philippine Army. Sir, thank you very much. Thank you. God bless. Thank you. Magandang umaga.